si Clarita Villarbo Rivera, na mas kilala sa kanyang screen name na Mila Del Sol, mula noong 12 ng Mayo taong 1923 hanggang 10 ng Nobyembre taong 2020, ay isang Pilipinong artista, negosyante at filantropo. Si Del Sol ay ipinanganak sa Tondo, Maynila sa Mary Johnston Hospital. Ang kanyang ama, si Amado C. Rivera, ay nagtrabaho sa panloob na serbisyo sa kita sa maghapon, at isang waiter sa gabi. Nagsilbi siya bilang isang gerilya sa Pilipinas noong World War II. Ang kanyang ina, si Lorenzo Villarba, ay nanatili sa bahay upang palakihin ang 8 anak. Nag-aral si Del Sol ng Maliit Primary School, San Andres Elementary, at Intramuros Intermediate School. Hindi siya nakapasok sa high school dahil kailangan niyang magsimulang magtrabaho sa edad na 12. Nang maglaon ay nag-aral siya sa Hollywood High School noong 1950, pagkapanganak ng kanyang pangatlong anak. Kumuha siya ng ilang kurso sa Los Angeles City College at Ateneo de Manila University. Si Del Sol ay lumitaw sa 3 pelikula noong 1938, ngunit nagkaroon siya ng malaking pahinga bilang pangunahing tauhan sa 1939 klasikong Giliw Ko, kung saan pinarangalan siya noon ng Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Ito ang kauna-unahang pelikula ng Storied Film Production Company. Gumawa siya ng 12 iba pang mga pelikula para sa LVN sa panahong ito, kasama ang Holly 1940, isang maagang halimbawa ng sarong genre, at Sowang Gantimpala 1940, na batay sa isang awiting isinulat para sa Del Sol ni Aurora Quezon. Pinahinto ng LVN ang paggawa ng pelikula noong World War II, nang ang Pilipinas ay sinakop ng Japan. Nagboluntaryo si Del Sol para sa Red Cross, at dumalaw sa mga kampong prisoner of war kasama ang iba pang mga blue ladies ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang unang pelikulang post-war ng LVN, Ang Orasang Ginto ay muling pinagbidahan ni Del Sol. Gumawa siya ng higit sa 20 iba pang mga pelikula sa panahong ito kasama ang Garrison 13, 1946, na nagkwento ng mga kabangisan na ginawa ng Imperial Japanese Army sa Pilipinas noong gyera. Si Del Sol ay lumipat sa Estados Unidos, at nanirahan doon at sa Europa sa halos 1950. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1960s nang gumawa siya ng 2 pang pelikula, at pinagbidahan sa hit na seryeng telebisyon na Problema Mo Na Yan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang artista hanggang 80s, kamakailan bilang nanguna sa seryeng telebisyon na Resolto. Kumilos si Del Sol sa kabaligtaran ng lahat ng mga male lead ng kanyang panahon, kasama sina Teddy Benavides, Fred Cortez, Armando Goyena, Fernando Poe Sr., Jose Padilla Jr., Eli Ramos, Jaime de la Rosa, Rogelio de la Rosa, at Leopoldo Salcedo. Pinamunuan siya ni Lamberto V. Avellana, Emmanuel Borlase, Manuel Condi, Ramon A. Estela, Gregorio Fernandez, Gerardo de Leon, Jose Nepomuceno, Vicente Salumbides, Manuel Silos, at Carlos Vander Tolosa. The Cinema's Living Treasure Citation, 1994, the Metropolitan Manila Authority and the Metro Manila Film Festival, Nagtatanging Gawad Urian, 2013, manunuri ng pelikulang Pilipino, House Resolution No. 165 honoring Clarita Villarbo Rivera.
kilala rin bilang Mila Del Sol para sa kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula na nagpayaman sa kulturang Pilipino at sa lipunan ng Pilipinas sa pangkalahatan, 2014, Kongreso ng Pilipinas. Noong 1964, itinatag ni Del Sol ang Superior Maintenance Services na nagtatrabaho ng higit sa 100,000 katao, at patuloy na pinamamahalaan ng kanyang mga apo. Pinangunahan ni Del Sol ang pag-asa ng Kabataan Foundation, na nagbibigay ng mga scholarship sa mga kabuz na kabataan, at abot-kayang pabahay sa mga matatanda, at ang Mila Del Sol at Eddie Romero Fund para sa community development, na sumusuporta sa mga non-profit at mga organisasyong hindi pampamahalaang nakatuon sa lokal na pagpapabuti. Si Del Sol ay naging isang aktibong miyembro o opisyal din na maraming mga samahang philanthropo kasama ang Lions Club Mowa Fund, ang Philippine National Red Cross, at ang Rotary Club. Si Del Sol ay ina ng Pilipinong aktres at host sa telebisyon na si Gian Yang, mga non-profit na profesional na sina Ansel Edgar Romero at Leo John Romero, lola ng sikat na music hero na si Ira Cruz, Philippine Congressman Gustavo Tambantang ng Paranaque at aktor na si Juan Migbondo. Namatay si Mila noong 10 ng Nobyembre taong 2020 sa Paranaque, Pilipinas. Salamat sa panoorin, makita kayo sa susunod na video.